sayo-sayo. Okay na. Okay. Naka-record yan? Wala, siya. Pwede yan. I-record mo kaya? Oo. Record yung sumasayo siya. Naka-record yan? Yeah. Oo, record yan. Naka-record daw. Oo, oh, sige. Sige, go sir. Loopers to. Bago pa nauso ang clubs, bars at ibang gimikan, may bukod tanging pinupuntahan ang mga taga Puerto Princesa para magsaya at ipakita ang kanilang husay sa pagsayaw. Edwins Disco ang isa sa tatak ng Puerto Princesa na maraming henerasyon na ang napagsilbihan. Makikipagkwentohan tayo kay Sir Edwin at Ma'am Gina Tan. Tara! Sir Edwin, kailan po at paano nagsimula ang Edwins Disco? Nagsimula ang Edwins Disco noong November 18, 1978. Nagbukas kami, actually, hindi siya disco, eh, restaurant, in July 13, 1978. For the months of July, August, September, October, wala kaming customer. Kasi at that time, yung resto, umuwi yung mga tao para kumain. Ang lapit lang kasi ng mga bahay. Within a distance, mga kalahating kilometro. Eh. So wala talaga kaming negosyo. Eh, since ang background ko, electronics, I'm an electronics engineer by profession. Sabi ko, walang entertainment sa Puerto. Isa lang yung station, DYPR. Pagkatapos, AM, walang FM. Ang Sinihan, English, Melba, ang Tagalog, Republic. Eh, ang showing, inuulit lang nila pag takip silim kasi paglubog ng araw, saka madilim. Sawali lang yung dingding eh. Kaya nakaupo lang sila sa papag. So what we did, nagpukas kami ng November 18, 1978. Sabado yun. Using mga equipments na reasonable equipments. Napaganda ko yung tunog because it's my profession. Would you believe, for the first time, full house na never it happened before. So yun ang story. Ang point namin, walang license pa noon for disco. So every time na magpa-disco kami on weekends, hihingi pa ng permit si Edwin. Parang daily permit. Yes, yun. Tama si ma'am. Kasi at that time, wala sa ordinansa ang disco. Ang nasa ordinansa ay benefit dance. So every Saturday, nagre-report kami on the weekday ng benta nung Sabado. Tapos mag-mimograph ako ng sangkatutak na mimeographing paper. 5 carbon copies. Yun ang ina-apply namin. Yes, weekly. Then, what happened was, nung nakita namin full house, eh, December na yung next month, kaya what happened was, ginawa na namin Friday and Saturday para makapahinga rin yung tao ng Linggo. Full house pa rin, you won't believe it. Full house pa rin. Nung simula kami, walang entrance. So yung mga customer namin eh, sa tingin ko, yung iba wala na rito eh. Sir Edwin, marami daw pong kasabayan ng Edwin's Disco natin. Ano po ba ang meron ng Edwin's Disco na kahit na yan generations na eh, nandyan pa rin po? Ang natandaan ko kasi, pag-umpisa namin ng disco, ang gulo ng mga tao dito eh. Lahat ng mga establishments na nag-start din ng mga sayawan, mga ganyan, palaging magulo. Dumaan din kami dyan. Actually, no, kung walang away over one weekend, hindi walang hagisan ng beer, hindi masaya ang weekend. Pero it was really a trial. There was a time, sinusubukan kami week after week, titingnan mga gang, mga may mga pangalan pa naman. Mga tauhan ng mga leaders dito sa Puerto. So palaging may gulo. Tapos, hirap din kami. There were times na pupunta kami sa police station. There are times na kami ang ina-accuse. Meron din kaming mga business rivalries. Pinapasara kami. There was a time we had to close
May mga ano noon eh. May mga powerful people. Pinasara kami. Those are the things that ano, na hindi kami nag-give up hanggang ngayon. Actually, until now, there are new discos coming up, pero they don't last. Mahirap talaga. It's no joke. Well, ang simpleng approach yan is kung anong problema ng customer namin, problema namin, we try to solve it as much as possible. Mga 80s na, na-realize namin na tama na yung mga folk songs kasi meron din kami in-between eh. Pag walang disco, may mga singer din. So we pace it out, ginawa namin every night. So from old turntables, siyempre nag-ascenso rin kami. We use mga CD na, DVD, etc. Dati kasi binili lang yung mga 33 RPM eh. Tapos na-adjust mo, ni-scratch mo. So now we have progress. We're using computers now. Mga to do it, the music. Advance na rin. Ano po ang mga hindi niyo makakalimutan o nakalimutan na experience dati? From start ba ng disco? We have many memorable events. Kasi at that time, kami ang go-to place at that time eh. Walang iba ng malaki. So we have events like, for example, yung mga parties, weddings, baptisms, di ba? Birthdays, and mga special inductions ng mga civic organizations. Walang attraction, di ba? It's very boring kung pagkain lang, ano, tapos weekend lang naman, no, ng disco. So my background was fashion sa New York. Sabi ko, sige nga, magano tayo. Masaya naman kasi everybody was excited. Wala akong puntahan ng mga tao pag weekend. So, siguro mga 3 times nagpalabas kami ng mga fashion show. It's really more of a commercial reason for us. We did it so that we could sell tickets, we could attract people to come in. But at the same time, masaya din. Yung mga teenagers, yung mga maraming mga Mendoza, maraming mga cruise noon ng mga bata. Ah, yung mga Miss Puerto natin, mga models ko yan noon. So, hindi ngayon, ko maniniwala, yung tatlong boteng beer, 5 piso lang eh. Happy hour, ha? Prices naman. 175 isa. Noong nagsimula kami, ha? Ngayong 2021 po, ano po yung pinagkaiba ng Edwins Disco yung sa dati and sa ngayon? Wala ng disco. Natawa kayo. We've been closed for a year. Ang disco, binawala na since nag-lockdown tayo ng 2020. That's March, no? So it's more than a year. Hindi talaga kami makabukas. We've been asking several times. And now it's just getting worse with the COVID. Pag pwede na po mag-resume, mag-open po ba ulit ang Edwins Disco? Yeah, definitely. Kasi it's a by word, it's an institution already. We have been here since 1978. Para bang hindi ka batang Puerto Princesa kung mawawalang Edwins. It's part and parcel of it. But of course, we are following yung strict protocol ng ano, COVID guidelines. And ang hirap kasi, mabago yung curfew, tataas, bababa, tataas, bababa. So ang hirap mag-adjust, we don't know which is which. Now, we hope to open by Christmas. By Christmas or pang itong Delta variant, mawala na. We don't know. May mga disc jockey ako na marunong na rin. And in fact, we have so many personalities na mga disc jockey na nawala na rito. But they are well known. Lalo brothers Rafi and Erwin Tulfo. And mga Almonte. Well, o si Dennis Postiero. Those are mga good-looking guys at that time. Inipili na namin may tsuran dating ng disc jockey. Ganon. Ang legacy ng Edwin sa Puerto Princesa, we want to be a pathfinder. One of those who blaze the trails. Kasi Palawan is for Palawenyo eh. Alam, bibigay mo sa foreigner tsaka hindi taga rito. So we have to do it. Ma'am, sir, thank you very much po for your time and for this opportunity na ma-interview kayo sa... Yes, Nico. You're most welcome. In fact, we appreciate it more than Akal. Special. Uh-huh. Totoo nga na happy memories day. At nakakahangang malaman na ang ganitong mga puntahan gaya ng Edwins Disco ay nananatili na nagpapaalala sa atin na minsan ay naging masaya tayo nung ating kabataan o nagkakaedad na. Dahil ang ganitong gimikan ay hinubog tayo na maging masayahin sa buhay. Sa kabila ng problemang kinaharap natin,
Kahit nga daw parehong kaliwang paa ang ating pagsayaw, ang mahalaga, nag-enjoy ka. Ako si Nico Mendoza, taga Puerto Princesa.